Hey guys, Jack Atalig here. So, welcome back to my channel. Maraming nag-request sa mga viewers natin na gumawa ako ng separate video regarding yung difference between Clear S8 and Omega X. So, as of today, yung price nitong dalawang smartphone are both 3,999 pesos or less than 4K. So, yung video na ito, ang gagawin natin, magko-compare tayo ng mga sumusunod. Una, yung spec, syempre. Next, yung physical appearance, user interface, benchmark like yung AnTuTu, gaming, battery, and yung camera. Sa mga hindi pa nakakapanood ng separate video ko, unboxing videos ko regarding dito sa dalawa, po-post ko doon sa description below kasi previously meron na ako na unbox na S8 and Omega X. So po-post ko doon sa description below tsaka dito rin sa upper right corner ng screen. Simulan natin sa pag-compare ng specs ng dalawang phone. So makikita nyo dito sa left side specification ni S8, sa right side specification ni Omega X. So mapapansin nyo kagad almost identical yung specs ng dalawang smartphone. Camera, dito nagkaroon ng lamang si S8. So mapapansin nyo sa front camera meron siyang 13MP compare kay Omega X na meron lang siyang 8MP. Sa rear camera, lamang din si S8 dahil dual camera sa kanya na may 13MP plus 2MP. Kay Omega X, 13MP lang siya. So single camera. Pero pagdating sa sensor, lamang din si S8 kasi meron siyang fingerprint. So si Omega X, wala siya. Ngayon, check natin yung physical appearance nitong dalawang smartphone. So sa left side, Clear S8, and the right side, Omega X. Same sila na may 6.2-inch HD+, teardrop design LCD screen, and front camera placement. Left side, same placement of power button and volume rocker. Sa top, same placement of micro USB port and audio jack. Right side, same placement of hybrid SIM and micro SD slot. Bottom part, speaker. At the back, Clear S8 has dual rear camera and fingerprint scanner, while Omega X has single rear camera and no fingerprint scanner. Okay, pagdating sa size naman, syempre, kita nyo medyo malaki ng konti si S8. So, medyo mahaba siya ng konti, pero maliit na difference lang yun. Okay. Okay, so check naman natin yung user interface nitong dalawang smartphone. So, both are running on Android 9 Pie. Tapos, both has Cherry OS version 2 na user interface. So, makikita natin kung ano yung nandito kay S8 is pareho lang din dito kay Omega X. So, for example, drop-down menu, same sila. So, makikita nyo yung mga default apps, same lang din kung saan ang placement nila. So, ganyan yung itsura. Kung ano yung nandito kay S8, yun din yung makikita nyo dito kay Omega X. So, walang masyadong difference yung dalawa pagdating sa user interface. Sa camera, same lang din sila. So, pareho sila ng user interface. So, kung ano yung makikita mo nga rin dito kay S8, yun din yung makikita mo sa user interface ng camera kay Omega X. So, walang pinagkaiba yung dalawa. Okay, so pagdating naman sa settings, same lang din. So, ang major lang na pinagkaiba, ito may settings so ng fingerprint, ito kay Omega X is wala. Next, check natin yung AnTuTu benchmark niya, gaming performance, and also yung camera test shots nitong S8 and Omega X.
Okay, tapos na natin yung comparison natin kay Flare S8 and Omega X. So, rundown lang natin yung mga ginawa natin. So, unahin natin yung user interface. So, doon sa user interface, wala naman tayo naging problema. It's very smooth. Kung alin makikita mo doon sa interface ni S8, yun din yung makikita natin kay Omega X. Next, benchmark. So, sa benchmark score, nakita natin medyo mataas lang ng konti. Konting-konti lang naman si S8 compare kay Omega X. So, malit lang naman na difference yung pagkakaiba ng dalawa. Next, sa gaming, nakita man na natin, sample gaming natin, Mobile Legends. So, natin naging problema. Smooth gaming yung ginawa natin. So, lahat naka-high setting siya. Both phones, very smooth yung gaming natin. Wala tayong na-experience na lag. So, okay na okay yung gaming performance niya. Sa battery naman, parehong-pareho yung performance ng dalawa. So, based dun sa experience ko, pareho silang ginamit for the past few weeks. For example, kung casual user ka, katulad ko, may few gaming lang, tapos madalas Facebook, browsing, internet browsing, call and text, kayang-kaya mag-last ng one whole day. Pero kung hardcore gamer ka, straight gaming, kaya niya mag-last ng between 4 to 6 hours. So, depende rin yun sa anong game yung nilalaro nyo. Camera naman, wala rin silang pinagkaiba, lalong-lalo na dun sa rear camera shots. Very identical yung camera output nung dalawang smartphone. Lamang lang si S8 dahil mas mataas yung pixel count niya sa harap, yung front camera, compare niya kay Omega X. So, para sa akin, kahit ano dito sa dalawa, sulit na yun sa 3,999 pesos. Dito kay Flare S8 and Omega X. So, magkakatalo na lang siguro kung depende kung anong gusto nyo itsura sa dalawa or yung physical appearance nila dito sa dalawang smartphone ni Cherry Mobile. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, so click nyo lang yung subscribe button and yung bell button. Okay, syempre click nyo rin yung like button dito sa video natin ngayon. And syempre, pwede rin kayo mag-leave ng comments below. Kung meron kayong mga katanungan, try ko lahat sagutin lahat ng mga inquiry nyo regarding dito sa dalawang smartphone na to from Cherry Mobile. So abangan nyo ulit yung mga susunod kong comparison videos. Thank you.